kung sino yung unang-unang lalapit sa board at mag-e-erase nito, may 1,000. Nagtanong! Nagdududa! Sabi niya sa akin, sure ba, boys? Para maniwala kayo. Eto punto. Tingnan nyo to at papul ka dito. Pwede ka namang tumayo, di ba? Bakit hindi ka nag-erase? Pwede ka namang lumapit, di ba? Pero bakit hindi ka nag-erase? Pwede ka namang tumakbo, di ba? Pero bakit parang nagdududa ka? Pwede ka namang lumapit dito, di ba? Pero parang natatakot ka. Kasi feeling mo joke lang. Kasi feeling mo hindi totoo. Kasi sa taong may pangarap, sa taong gustong mabago ang buhay niya, kahit nasa dulo ka pa, tatalon at lilipad ka, makuha mo lang yung pangarap mo. Kaya huwag na huwag kang magdududa. Huwag na huwag kang matatakot. Humakbang ka lang. Humataw ka lang. Handa kasi ako para sa inyo eh. Yung tipo ba na pag-alis mo dito, ibang tao ka na? Yung tipo ba na pag-alis mo dito, mayaman ka na? So, kalma lang. Pati ako nininerbo sa inyo eh. Okay. Actually, may inihanda po ako isang kwento para sa inyo. No, mamian. Excited ka, upline ha? Okay. Idol, roll it. Para sa inyo yan, mga. I didn't have a rich father. I tried 3 times for university. All failed. I applied for Harvard for 10 times. All failed. They only want to see me. For the last time, I went to the teachers college, which was considered the 3rd or 4th class of my city. So I applied jobs for 30 times, got rejected. It was so difficult at that time. I was so frustrated because I taught in the university. My pay was $10 a month because I could not find a good job. In 1994, discussed that I'm going to do something called internet. And 23 of them against it. They said, this is a stupid idea. We have never heard about internet and you know nothing about computer. And I never thought I was smart. Nobody believed that I could be successful because everybody said, well, this guy think differently, think crazily, you know, they think about something never work. I tried to borrow $3,000 from the banks. It took me 3 months, but I still cannot get it. We talked to over 30 or 40 venture capitalists. Everybody said, no, forget it. A lot of people said Alibaba is a terrible model. As I said, I believe it. I think this thing could be big if we keep on working. I never thought it would be that big like today. But I believe that something is waiting for me there. And I have to work hard to prove myself. That was the tough experience. So we gather $50,000 from 18 founders. We started. For the first 3 years, we did not have even $1 revenue from our business. Was not easy. You don't make any money. You've got extraordinary claims, and yet you make nothing. That's internet. Yes, but what's the point? Are you a millionaire? Now? No. Do you want to be? I hope. But why it keeps going ahead? Going forward, because
I received lots of email of thanks from the customer. They say, this is such a great thing. We cannot pay you, but this thing helped us. If you keep on helping us, one day you will be successful. And I believe this. Little by little, we build up our business. Little by little, we build up our ecosystem of the infrastructure. And now, after 16 years, we have an Alibaba group, we have a Tmall group, we have a Taobao group, we have Alipay. And people said, you are so smart. How could you make a company like that? Bill Gates, Warren Buffett, Jack Welch, Larry Page, Mark Zuckerberg. The difference between those people and other people, they are always optimistic for the future. They never complain. They always try to solve the problems of the others. When you're optimistic, it's always opportunity. People, same here today. Jeff, where's the opportunity? I don't have a job. I don't have this, I don't have that. The best assets you have is that you are young. Don't complain. Let the other people complain. The opportunity always lies where people complain. Think about how you can make things different. And then when you think about this, start to do it. I saw a lot of people, young people, have fantastic ideas every evening. But in the morning, they go to the office same again. If you really want to be entrepreneur, you have to do the things before the other people do. You have to wake up before the other people wake up. You have to be more brave than the others. When I was young, I went to Hangzhou West Lake. There's a hotel. Many foreign visitors visit there. And I went there every morning, 5 o'clock, to practice my English. The foreign visitors come, I practice my English. I don't know why at that time, but I found everything the foreign visitors told me are so different from the things my parents told me, my teacher told me, and the newspaper I read. So since then, I think everything, use my own brain, use your own brain to think. To everybody, to any person, tomorrow is new. Make the move, make the action. Whether investors believe in this or not, whether your friends believe it or not, whether your parents believe it or not, that's not important. You believe it, your team believe it, and work day and night on this. Make enough mistakes. You fall, you stand up. If you really want to work for yourself, think about the others, because only when the other people are successful, when the other people are happy, you'll be successful, you will be happy. Don't worry about the money. Money follow the people. People should follow the dreams. If you have a dream, just go ahead. Okay. Maganda ba yung kwento ni Jack Ma? Yes! Actually, mahaba yung preparation ko dyan. Inabot ng kahapon lang, power. Habang nag-browse ako ng mga pwede kong pang-share sa inyo, medyo, siguro mga 5 video yung napanood ko, medyo inaral ko. Tama? At pagkatapos kong inaral ko, inanalyze ko. Pagkatapos kong inanalyze ko, tama, inunawa ko. Pagkatapos kong ininawa ko, siguro i-apply ko. Mga upline, sa totoo lang po, 17 years na po ko dito sa company na to. Kanina, merong pinakilala sa akin na medyo bago, yung sila ma'am, 3 tao sila. Palakpakan natin mga bagong members natin sila. Medyo hesitant po ako na i-invite sila dito sa training na to. Kasi mga ma'am, mga sir, lahat po sila dito, pag-quitting ko na. Tapos bagong join pa lang sila. Paano yun, di ba? So mahirap yun. Baka maguluhan kayo, sabi ko. Kaya natatakot akong paupuin ko kayo ngayon dyan eh. Tama? Baka hindi kasi maintindihan. Tama? So ang punto, kasi second time na po itong pang face-to-face. Gusto ko na yung second time na to, tumatak
yan sa puso at isipan nyo. Kasi up to now, marami pa rin mga tao ang natatakot eh. Tama, hindi makalabas, nadududa, tama, natatakot, which is normal. Nakakatakot naman talaga eh, magkasakit eh, di ba? Sino ba namang hindi, sino ba namang tao ang hindi natatakot magkasakit? Lahat tayo, maski nga po ako eh. Tama, matitigan nyo nga lang ako ngayon, natatakot ako eh. Katulad. Oo eh, ang sama ng tingin sa akin eh. Tinitignan mula ulo hanggang paa. Hindi ko lang alam kung ano yung tinitigan niya. Kulay blue. Tama. Oo, gusto ko pong tumatak po ito para alam ko po na kailangan niyo po ito. Hindi ko sinasabing gusto niyo to. Sasabihin ko po sa inyo na kailangan niyo to. Tama? Para kayo po yung maging pinaka-example sa mga taong natatakot at nagdududa pa dito. Tama? Sa mga first time makakita ng gwapo. Yan! Yan! Lapit ng adlib mo, idol, ha? Sa mga first time makita ng gwapo, I am Jelly Boy the Pogi. Madaling tandaan, mahirap makalimutan, pero pag iyong kinalimutan, ika'y aking tatandaan! Pero hindi para balikan, kundi aking tutulungan. Okay, nakapag-intro sa wakas. Munti ko pa makalimutan yan. Tama. So, medyo nasanay po talaga ako ng Zoom. So this is the second time na face to face, nakaka-nervyos. Totoo, iba yung Zoom eh. Kasi kahit may kinakamot ka, hindi makikita. Totoo, di ba? Pero pagka face to face, medyo behave lang yung mga positioning ko dito eh. Oh, nakikinig si Press Power. Hello, Press. Okay. Kasi tumatawa sila. Alam ko na iba sa inyo, medyo hindi. Kumain na po ba kayo? Nagmerienda na? Wala pa? Huwag kayong mag-alala, mamaya kakain kayo. Pag uwi nyo. Sa bahay nyo. Okay. Tama. So sa mga first time pa lang ma-meet po ako, nagsimula po ako dito bilang isang tagahugas ng pinggan, tagadala ng laptop, tagabili ng Yossi. Kasabunutan ko eh. Nakakalimutan ko sasabihin ko. Sandali, para makaganti ako sa kanya. Ano yung in-expect mo na training ko for today? Sandali, upline. Masama ako magalit pag mali ang sagot. Nagde-terminate ako ng account. Huwag ka mag-alala. Sagot kita. Puro kalokohan na naman si Vice Power. Ano yung na-expect mo? Bakit nandito ka sa training ko na to? Para makita si BP. Sinasabi ka, binobola ako nito eh. Alam nyo na ha, kailangan lang pala bubulahin nyo ako. Okay. Sa totoo lang po, sabi nga ni Press, every time daw na magtotok ka, mag-share ka o mag-training ka, patatawanin mo muna. Tama? Iba daw kasi pagka nag-i-enjoy o tumatawa o nag-i-smile. Pero bakit yung katabi mo hindi tumatawa? Oh, eh. Baka uwing-uwi na siya. Baka naiinip na siya. Baka tatayo na siya! Subukan mo lang. Pero kalakuan na naman ako si Vice. Okay, pinapatawa ko lang kayo. O kasi pagka nag-i-enjoy ka daw, tama, kahit mahirap siya, magagawa mo siya. Pero pag hindi ka na nag-i-enjoy, nahihirapan ka pa, ang hirap gawin. Tama?
So ano punto? Enjoy mo lang, kaibigan. Puka lang dyan. Huwag ka mag-alala pag tayo mo dyan tulad sinabi ko nina, bagong tao ka na. Meron kang marirealize dito. Yun nga lang, durog ka. Nanakot na naman si Vice. Tama? So, inihanda ko yung parang life story ni Jack Ma kasi medyo I found it na English na naman. Tagalog yun, nahirapan ako eh. Napaka-related sa topic ko. Ang topic ko for today is success principle. Power, hindi ko pa nasiulat. Success principle. Principle. Nagkakamali pa ako sa spelling. Okay? Kasi, napili ko pong topic na to, halos lahat ng tao gustong maging successful, tama? Lahat ng tao, yun ang pangarap, maging matagumpay. Tama? Kaya lang, pag naintindihan o narinig na nila yung dadaanan, yung gagawin, yun lang. Tama? Bakit kaya? Tama? Pagkot na, pag nalito na, at pag namroblema na. Tama? Huwag kayo mag-alala kasi ganun din ako noon eh. Nagsimula po ako tagahugas ng pinggan, hindi naman mahirap maghugas ng pinggan. Madali lang, lahat tayo, na-experience na yan. Tama? Kaya lang yung pride na bakit ako, yun ang napakahirap kalabanin o labanan. Kasi siyempre, feeling ko, magaling ako. Feeling ko, gwapo daw ako. Tama? At hindi ako karapat-dapat na naghuhugas ng pinggan. Bakit? Graduate naman ako ng management sa UE Manila. Tama? Magna rin po ako, ma'am. Magna 9 years na bago makagraduate. Pero maganda siya tumawa, sir. Anak mo siya, husband? Ah, husband? Wife? Ano mo? Po? Okay, system. Downline mo, sir. Pwede ko ba siyang malapitan? Press! Naniniwala talaga ako, nagwapo talaga ako dito. Oh, bigla akong kinabahan eh. Nakapayas yung mamaya. Baka mamaya tumawag na yung anak ko, ma'am. Lagot ako dun. Lalapitan ko siya. Bago po ako mag-start ng training ko, hindi ko pa na-define yung success principle. Kasi kailangan intruhan natin, tulungan mo ko upline, ha? Tawang-tawa, diba? Oo nga, huwag ka mag-alala. Mamaya malalaman natin dyan kung sino yung may gusto ng 1,000. Okay. Pwede ko bang malaman pangalan mo, upline? Arlene po. Arlene? Yonko po. Yonko. Matagal ka na sa Unified? 9 months po. Medyo bago pa to. Bata pa to. Hindi pa nasasaktan to. Kakaiba talaga. Oh, abati na ba? Wala na pagka first time, sir. Masakit kaya to. Makirot kaya ito. Pero pag paulit-ulit mo lang ginagawa siya, mag-i-enjoy ka na dito. Tawag na sinabi ko sa kanila kanina, tama na, utal-utal na ako. Ang hirap na nagsisimula pagbago. Mahirap. Kahit ayaw magmura, mapapamura ka. Kahit lalaki ka, duduguin ka. Totoo! Huwag kayong magkalala kasi na-experience din namin ni Press yan eh. Biro mo, papangaw ko, ma'am, dito yayaman ka dito, ma'am, nag-ganong pa kami ni Press. Tapos hindi mag-jo-join. Tama? Halos ipangako namin noong langit at lupa, yung pala, impyerno, di ba? Tama? Eh, siyempre, nung nagsisimula kami, ganun po eh. Mahirap talaga eh. Kahit naman anong bagay, di ba?
nakakatakot, nakakaduda. Kaya lang, pag naintindihan mo na siya, tama, pag ginagawa mo na siya, nararanasan mo na siya, unti-unti, hindi mo na muna i-enjoy, sigurado eh. Yung magkakaroon ka ng realization, tama, ah, ganito pala, unti-unti, di ba matatanggap mo na? Di ba unti-unti, maaaral mo na? Di ba unti-unti, mamahalin mo na? At ngayon. At ang pinakadulo niyan, ipaglalaban mo na. Tama? Tama? Ang tagal ma, mayroon pa pala tayong bigo na pa. Intro pa lang to, power. So, sinasabi ko lang po sa mga bago, sa mga first time. Iba daw kasi pagka-aware eh. Pag alam mo, yung tipo na hindi ka matagugulat o matatakot, kasi aware ka eh. Pero pag hindi ka aware, sasabihin mo, ganito pala dito. Tama, nakakatakot pala dito. Binubudol pala tayo dito. Tama. Pero pagka-aware ka, ang susunod dyan, matatanggap mo siya. Totoo! Ang hirap tanggapin kasi pag hindi ka aware. Tama. Tanungin mo yung katabi mo. Alam mo ba kung ano yung tatanong mo? Kung ano yung aware? Ano raw sa Tagalog yung aware? Oh, from now on, dito ha, may mga gaitong activities, may training. Tama yung iba kasi. Yung simpleng pag-upo dyan, hindi makatagal. Totoo. Kasi feeling nila, binubudo lang tayo ni Vice. Feeling nila, nagsasayang lang tayo ng oras dito. Feeling nila, na-scam tayo dito. Tama? Kaya ang hirap mag-stay. Ang hirap tumagal. Hindi kasi naiintindihan. Pero pag aware ka na, matatanggap, ah, kailangan palang umupo talaga, kailangan palang makikinig sa gwapong Vice President. Tama? So matatanggap mo na siya na kailangan mo umatid ng training, upo ko dyan ng mga ilang linggo, oras. Tama? So pagka tanggap mo siya, tama, mag-a-adjust ka na. At ang adjustment, i-schedule mo na yung training, OMW, TTH, pupunta ako ng office. O, yung mga ganung mga bagay, nag-a-adjust ka na. Lalo na pagka magtutok si Vice, yes! Uupo ka sa harapan. Yes! O, yung iba ayaw upo sa harapan. Yeah. Sino ba yung nagsabi sa akin si Vice? Ayaw kong umupo sa harapan. Kasi, nangaano ka, Vice eh. Sabi, ang kulit niya, power. Sabi ko, inaano ba kita? Mamaya, anuhin kita dyan eh. Natatakot matanong. Oo, hindi niya raw kasi alam na sabihin niya pag natanong ko. Pero sa totoo lang, upline, pag the moment na nasa harapan ka at natanong ka, opportunity kaya yun. Natututo ka, na-expose ka. Di ba na, nag-i-imagine ka, gumagana ang utak mo. Kasi nakaupo ka lang dyan sa dulo, niya mo alam kung ano ginagawa mo. Tama, nagagalit na naman ako. Nagagas nyo mga upline? Yes, yes. Then, kung aware ka na, matatanggap mo siya. At pagtanggap mo na siya, mag-a-adjust ka na. At ano yung dulo? Magkakaroon ka na ng achievement. Ang tawag yan, yung 4A. Tama? Mga minamahal kong mga ka-unified, matagal na nating nadidiscuss yan. Tama? Didiretsuhin ko na kayo. Success principle kasi ang topic ko. Ulitin ko, ang sarap maging successful. Tama? Ang sarap mag-drive ng BMW. Kahit mukha kang kabayo, gumagwapo. Totoo! Huwag kang magwilo. Hindi lang sinduron yan upline. Sapatos, BMW din yan. Yabang ni Vice, ano? Totoo lang ha, normal lang sa Vice President yung may ganito mga gamit. Kaya lang, hindi po talaga ako pang Vice President. Aminin ko eh. Hindi nga ako marunong... Nahirapan nga ako mag-English. Totoo!
Hirap na hirap ako mag-straight English. But I can manage. Totoo, yung iba kasi yung ginagalingan mag-i-English. Anong pera? Yung sound. Tama. Yung iba tinatalinuhan. Hindi naman kumikita. Diba? Huwag mo masyadong galingan. Kasi pag ginagalingan mo, siyempre, iisip ka, mag-analyze ka. Analyze ka dito, analyze doon, analyze dyan. Ang mangyayari sa'yo, mapaparalyze ka. Kasi ginagalingan mo eh. Yung normal lang, kalma lang. Tama? Yung tipo ba na kahit na grabe dito? Mag-English sana ako eh. Kaya lang, mahirapan ako eh. Tama? Pero pag normal lang, normal lang, kung ano lang alam mo, share mo lang, tumayo ka lang dito, kahit hindi mo alam, sasabihin mo, malung ka nga lang, gumitingiti ka lang, basta tumayo ka dito eh. Tama? Yung iba, yung simpleng pagtayo, sa harapan, hindi magawa, pagyaman pa kaya? Nagigets nyo, mga upline? Dati, hindi rin po talaga ako, hindi po ganito ako, promise. Sama ng tingin mo, upline. Tama, hindi po talaga ako ganito dati. Papawisan ako, nanginginig ako, natatakot, wala. Resulta, walang idea, walang knowledge, ang hirap. Pero, basta tumayo ka lang dito, promise. Kasi yung iba, bais, ayoko tumayo dyan sa harapan. Ayaw. Tama. Punto, mga upline. Nagsimula po dito ako nung walang alam, ayaw ko ng negosyo na to, at hindi naniniwala. Kaya ang hirap gawin ng negosyo. Ang hirap, ang tagal ng process. Kahit ang galing ng bitawan ni press, ang galing ng speaker, parang kumukontra pa ako, hinuhold ko. Hindi totoo yan. Totoo! Nambubudol na naman yan. Naalala ko dati. Hindi pa ikubaw namin. Sa room 322, third floor, doon ako nagpugas ng pinggan. Pag nakikita ko yung mga speaker kasi noon doon, oh, galing ng bitawan, 2.7 million. Pero yung sinusulatang papel, scratch paper. Tapos yung ballpen, ayaw pa sumulat. Na-stress ako eh. Paano ko maniniwala, di ba? Sabi ko, hindi ko masabi. Gago to. Sineshare ko lang sa inyo yung mga experience ko po noon na kasi mahirap talaga noon eh. Ang hirap talaga noon, lalo na pag hindi ka naniniwala. So para maintindihan nyo, para maniwala ko, tatanggalin muna yung galing at talino mo. Enjoy mo lang. Kahit corny, kahit di nakatawa, tawa ka lang dyan. Totoo! Tibit mo na mindset mo yung katawan mo, yung sarili mo. Pero pagka, kahit ang galing namin dito, pero nagne-negative ka, hindi mo siya maintindihan at kahit ang gano'ng kaganda to. Nag-guess mo. Okay. Okay na. 1 hour na yung intro hour. So, success principle yung topic ko for tonight. For today. Naisip ko lang po kasi ulitin ko, maraming mga tao gustong maging successful. Kaya lang, gustong yumaman, ayaw namang paghirapan. Tignan nyo yung sinabi ni Jack Ma. Si Jack Ma, ito yung unang-una niya na experience. He got rejected. Ikaw ba, gusto bang nare-reject palagi? Di ba mahirap, masakit? Tama, pero eto pala, mare-reject ka pala dito, paano yan sir? Eto yung sinasabi ko, baya ka hindi yung maintindihan. Bakit nagre-negosyo pa tayo dito kung magre-reject din pala? Tama, kasi naintindihan po namin na kaya po kayo nag-join initially, kumita ng pera, gusto ma-experience yung ticketing, yung remittances po namin dito, tama? Madali na, kikita kayo dyan, promise. Totoo po.
Kaya lang, sasabihin nyo, bakit iba yung topic? Bakit hindi ticketing? Bakit hindi yung remittances? Ito yung negosyo natin dito. Tapos binibitaw dito, awareness, acceptance, adjustment, and achievement. Yun. Nagas nyo po. Kaya yung iba hindi interesado. Kasi sasabihin nila, alam ko na yan. Naintindihan ko na yan. Hindi naman ginagawa. Kaya nga sabi ko, mandudurog ako ngayon eh. Kaya nga medyo alanganin po ako, napaupuin yung mga bago, yung mga first time. Kaya medyo behave pa ako nito, sir. Mamaya, tumitila po na yung mga upuan dito. Nag-gets po. Pero maganda raw ito, para ano ka talaga yun, no? Mahaaral mo siya. No? Pero nag-enjoy naman po, sir. Okay. Now, gustong maging mayaman, kaya lang ayaw paghirapan. Tama? Willing ka bang ma-reject? Yes. Siya yun, hindi ako, ha? Ikaw ba willing ka bang ma-reject? Yes. Ikaw ba willing ma-reject? Yes, na yun. Ikaw ba willing ma-reject? Yes, na yes, bye. So lahat kami dito willing ma-reject. Kasi alam po namin na yung rejection, yan yung magpapatibay sa atin. Yan yung magpapagaling sa atin. Para tamahan na natin ito, kailangan muna tayong ma-reject. So naintindihan niyo po, ang hirap niyan, sir. Uulitin ko. Masak kasi pag nare-reject tayo. Yung feeling ba na bakit nare-reject to nakita to nare-reject mo ako? Ayaw man magpatulong? Yung mga ganun? Oo nga, di ba? Ang point dito, matagal ka nang nare-reject. Medyo masakit lang talaga pag first time mong in-offer yung negosyo na to, ma-reject ka masakit. Lalong lalo kung operan mo yung mahal mo sa buhay, yung mga relative mo, yung mga kaibigan mo, yung mga classmate mo, yung mga kaibigan mo, yung mga kapitbahay mo, yung katabi mo, yung kalayo mo, yung kadikit mo, yung kalaguyo mo. Tama. Mahirap kaya ma-reject. Kaya lang ito po yung practice na dadaanan mo. Mare-reject ka dito. So kailangan mo palang tanggapin to. Kaya nga awareness, acceptance, adjustment, then achievement. Ulitin ko, sino po dito ang ayaw ma-reject? Taas ang kamay. Subukan mo lang. Baka may nagtatas ng kamay. Tama? So kailangan palang ma-reject. So normal lang na ma-reject. Okay lang na ma-reject. Yes! Kaya, itong mga to, sir, sa totoo lang, ilang beses na na-reject itong mga to, pero tignan mo, nag-stay pa rin sila. Yes! Si Jack Mama, sabi nga doon sa kwento, di ba? No one believes him. Walang naniwa. Kahit po ako, nung time na ini-offer negosyo na to noon sa mga klasiko, lalo na sa mga kapatid ko, tinatawanan lang ako eh. Bakit? Sinasabi ko, tol, yayaman na tayo dito. Totoo! Tol, magkakapera na tayo dito. Tinatawanan lang ako. Hindi naniniwala. Bakit kaya hindi naniniwala? Kasi hindi niya alam to. Hindi siya naniniwala dito. Tama, yun po yun eh. Tama? Kaya kailangan palang ma-reject at kailangan palang wala mo nang maniwala sa'yo. Tama? Mahirap po talaga mga apply ni. Yung paniwalaan ka, lalong-lalo na kung wala kang resulta. Mahirap! So, okay lang po ba na meron, para matarget natin, ma-pinpoint, matumbok, ma-bullseye. Meron pa po ba dito hindi pa miyembro? O yung bago pa lang? Meron, okay lang po ba na, is it okay na mag-raise ng hand? Ah, ito, bata. Ay, teka si sir. So, medyo offensive po ba yung bitamang hindi naiintindihan? Okay lang po ba? Gusto niyo po ba gawin ko pang mas hard? Oo, kasi naiintindihan. Kaya nga sabi ko, maski nga noon ako eh, nung time nagsisimula po ako dito, ang hirap talaga. Sabi ko, ticketing ang negosyo, bakit attitude ang pinag-uusapan? Tama? Totoo, yun ang gusto ko eh. Yung bills payment, yun ang pinaka-favorite ko eh. Ayoko nga ng ticketing. Bakit? Wala akong planong sumakay ng aeroplano noon eh. Kasi wala naman akong pambayad sa ticket eh. Tama? Pero yung pambayad sa Meralco,
yung buwan-buwan nagbabayad ako eh. Nag-aaway pa nga kami noon eh, ng kapatid ko. Sino pupunta? Bakit? Pupunta doon, sasakay ng tricycle, sasakay ng jeep. Pagkatapos doon, pag dumating sa Meralco, pipila ka pa ng 2 oras, 3 oras. Sinong hindi mabibisit doon? Kaya nagtuturuan kami noon eh. Kaya nung time na sinabi sa akin, pre, sabi ni sa akin ni Bossing, pre, magkakaroon na tayo ng bayad center. Totoo. Yun yung, dati di ba, negative ako sa kanya, hindi ako naniniwala sa kanya. Nung marinig ko yung bayad center, sabi ko sa kanya, pres, si, pag may bayad center, di ba, yung Meralco yan, pwede na tayo mag-accept ng payment, hindi ako pupunta ng Meralco. Oo. O yun lang, napakasimple lang. Yun yung nag-trigger sa akin na, maganda yan, pare. Nag-guess nyo, walang kitaan ha. Ang naisip ko lang na yun, convenience, yung hindi na ako mahihirapan. Eh yung iba nga, gusto kagad kasi kikita kagad eh, di ba? Pero ako noon, nung makita ko yun, yung simulation, hindi na ako mahihirapan. Tama, kinuwento ko nga kagad sa mga magulang ko eh. Nabayad center na ako eh. Gamit lang ang phone. Baliw na baliw. Hindi sila, ako. Hindi ka nahiniwala eh. Paano na magkakabayad dyan? Gamit lang ang phone. Doon palang ayaw maniwala. Meron na nga system. Nag-guess nyo po, ang hirap paniwalaan talaga yun, mga taong wala pang resulta. Tama. So, anong punto? Marami talagang hindi maniniwala eh. Tama. Pero, that's okay. Kaya ko po ito sinishare sa inyo. Lalo sa mga bago. Iba daw kasi kaya nga, awareness, inuuna ko yung awareness. Kasi matatanggap mo ito eh. Pero pag hindi ka aware, yung bigla kang after 1 month, saka mo lang marirealize, saka mo marinig na, kailangan pala kumatid ng training, kailangan pala makikinig sa babaguhin yung attitude. Magugulat ka eh. Hindi yan ang gusto ko eh. Ang gusto ko yung ticketing, gusto ko yung bills payment. Nagigat po ako. Kasi marami na tayong sinubok eh. Hindi ka naman tumama dun, di ba? Marami na tayong in-experiment. Diba? Nahirapan ka nga dun, di ba? Kaya namin ito sinishare. Kaya ako sabi ko, dapat be careful, sabi nga ni Pres, be careful, lalong lang pag may bago. Hindi basta-bata bitaw ng bitaw. Kasi baka yung iba, offensive daw yung bitawan. Nag-guess nyo po ako, mga ka-unified, lalo sa mga bago? Alam, wala akong focus talaga ako eh. Success principle kasi ito eh. Ang topic ko. Sana maintindihan nyo po ako. Katulad sinabi ko kanina, hindi ko kayo pauuwi ng hindi na bago yung buhay mo dito. Nag-guess nyo po ako. So, sinasabi rin doon sa kwento ni Jack Ma, optimistic daw siya sa future. Tama? Nung nagsisimula si Jack Ma, wala siyang nakikitang problema. Hindi niya alintana yung mga obstacle, yung mga challenges. Ang nakikita niya, yung tinatawag na the good future. So, ito pala dapat yung iniisip mo. Ito pala yung gagawin mo. Kasi pag the moment na iniisip mo, teka, masubukan ko nga yung ticketing. Sandali, bakit parang ayaw mag-log in? Tama? Masubukan ko nga yung bills payment. Ba't parang hindi ayaw ma-credit? Tama? Ang hirap maintindihan yan. Totoo. Ito malupit. Susubukan mo yung loading. Nag-load ka ng 10 pesos. Grabe. Bulok yung sistema nila. Naloko ako. Na-scam ako. 10 pesos lang niload, ha? Ay, sabi nila, may loading daw. Lahat naloloadan. Sinusubukan ko, ayaw. Ito pa malapit, tumawag sa CSR. Grabe kayo, ibalik nyo yung 15,000 ko. Ibalik nyo, mga hinayupa kayo. Totoo! Bakit? Na-experience ko rin yun eh. 10 piso lang niload niya no. Matagal na yun. That was 15 years ago. Hindi ko makalimutan yun. Pumunta pa ng bahay namin. Totoo, sir! Pumunta pa dun sa mga magulang ko. Kasi pina-join ko siya. Kapitbahay ko noon. Tapos makita ko, 10 pesos, magmumura, mga away, magwawala. Kasi nga hindi niya naiintindihan. Kaya ito, kailangan kong ipaliwanag sa inyo. Kasi pag hindi niyo dinaanan to, tama, o kaya mag-stay kayo dito, dapat dito kasi dadaanan niyo lang to, huwag yung tatambayan. Hindi nyo tatamaan to.
Nagagas niyo na po? Yes, guys! Now, ano pa sinasabi nito? Don't complain. Tama? Let other people complain. Tama? Pag nembo ka na dito, huwag kang reklamo ng reklamo. Parang nagagalit na naman ako. Tama? Hayaan mo yung ibang tao magreklamo, pero ikaw, wag na wag kang magreklamo. Pero pwedeng-pwede kang magtanong. Iba kasi yung nagre-reklamo sa nagtatanong. Tama? Naintindihan niyo po mga upline? Kasi pag nagtatanong ka, Vice, paano ba yung ganito? Pero pag nagre-reklamo ka, Vice, yung system nyo, walang kwenta, bulok ang system nyo. Napahiya ako dito, namura ako dito. Nagagest nyo po ako? Naintindihan ba kasi? Baka di nyo naintindihan talaga sinasabi ko eh. Ganito pala dito. May experience ko pala dito. Ayoko na nito. Naintindihan nyo, sir? So, okay lang na ma-reject? Okay. Medyo na kumalma na ako. Naintindihan, sir, ha? Okay. Don't complain. Pwede pong magtanong, paano ba yung ganito? Bakit nagkaganon? Bakit hindi na-process? Tama? So, maraming procedure tayo dito. Pwede magtanong kay upline, pwede magtanong sa office, pwede magtanong sa crossline, pwede magtanong kay upline, pwede magtanong kay downline. Maraming procedure, maraming paraan. Tama? Kaya nga ako eh, lalo na pagka bagong miyembro, bagong join, hindi ko muna didiskusyon ng transaction, hindi. Promise, I never explain to them yung how to transact, hindi. Ang unang kong pinapaliwanag sa kanila, tama? Yung attitude, kung paano i-accommodate, paano yung approaches, paano yung technique, sa attitude po. Kasi madaling kumita dito eh. Madali po kumita ng pera dito, sir. Isang click lang. 3 seconds lang o 1 second lang kumisa pag kinasiwerte ka. Kumikita ka na agad itong 1,000 dahil sa tikiting na yan. Na hindi mo na kailangan magpuyat, magpagod, pumunta ng office. Isang click lang, sir. Dahil may sistema tayo dito. Tama? Ito pa malapit, di ba? Sino pa po ba dito yung hindi pa nakakasakay ng aeroplano? Gusto ko itong batang ito eh. Parang ito yung napipili kong bigyan ng 1,000 eh. Oh my God! Totoo lang, dapat ganyan. Totoo! May payout ka ba kahapon? Wala pang pera yan. Kumikita ka na ba? Oh, hindi pa kumikita yan. Eh di lalo na kung maging top 1 yan. Ganyan dapat ang attitude. Ulitin ko, kahit pagod ka, nahihirapan ka, enjoy mo lang. Kasi nahihirapan ka na nga, napapagod ka na, hindi pa enjoy. Gets nyo, ha? Ito pa isa. Wake up before other people wake up. So ibig sabihin dito, sir, magpupuyat ka. Anong gusto mo, sir? Yung walang tulog o walang gising? Anong gusto mo, sir? O walang tulog? Diba? So, huwag kayo mag-alala, sir, kasi lahat kami dito napuyat din. Tulad nga kahapon ng isang gabi, 3 oras lang akong nakatulog eh. Dahil nga sa sisel na yan eh.
Pinaghandaan talaga namin yan. Di ba, sir? Guwapo ko, di ba, sir? Sandali, kanina pa itong mga senior G na to eh. Sa senior G, iba ka! Iba! O, di ba? Parang walang exit dito ah! Ups Dor! Ups Jimmy! Ups Marby! Albert! Angeli! Team Senior Gitong mga nandito power! Siyempre, merong Team Triad! Oh, nakita nyo na sir, dadalawa pa lang yan sir ha? Meron pa raw. Kala nyo ha, may exit naman. Sandali. Siyempre, merong, you know, yung app. Pero, ro? Oh, tama. Oh, teka, sandali lang apply. Galit ako sa mga to eh. Naka-live. Hindi, sabi ni Press eh. Ito po yung Vice President, ganito po lang. Ganun nyo, oh? Wala lang, di ba? At least tumatawa kayo, nag-i-enjoy kayo. Di ba? Hindi. Dito pala. Nawawala ako. Bakit wala kayo ng sisel namin? Kasi Vice, ikaw lang hinihintay ko. De, okay lang naman kasi medyo mabilisan yung scheduling namin. Kasi meron na kaming preparation dyan sa scheduling. Medyo binago lang po namin kasi based sa instruction ni Press na mag-camp kami ng mga siyempre medyo yung magpapapunta sa office. Kaya naisipan namin, kaya medyo hindi siya unannounced, hindi siya mabilisan. Medyo isang araw lang yung preparation. Alam mo na sa susunod, Vice. Alam na, alam ko na. Ang tawag dyan, lesson learned. Oh, kayo na, yung senior year, no? Kayo mga e-exen, ha? Power kayo, ha? Bakit iilan lang kayo? Parang may hugot si Vice, eh, no? Sandali, may big one pa, Vice! Meron ba kayo in-invite? Ah, may, ah, yun si Sir. Eh, mukhang jo-join na si Sir eh. Yeah! Yeah! Gusto nyo i-closing ko ngayon yan? Mabilis lang to kasi mag-jo-join naman yan eh, di ba? Sir, ganito po talaga ako, Sir eh. Now, tatlo lang ang sasabihin ko sa iyo, Sir. Since malapit na ako sa iyo, Sir. Tumawa. Seryoso. Pag nilalapitan ko kasi ang hindi pa namin membro, medyo tinatapik ko yan. Hinihimas ko yan. At kung minsan, binabatukan ko yan, Sir. Pag ibig sabihin ng tapik, Sir, kaya mo to, Sir. Ibig sabihin ng himas, Sir, kalma lang, Sir. Ang ibig sabihin ng batok, Sir, huwag pasaway. Mag-join ka agad, Sir. Kailangan pa ba ng presentation, Sir? Hindi na. Kailan po kayo pwedeng mag-join? Pwede naman po ngayon. Pwede naman daw ngayon. Sinong nag-invite kay Sir? Parang closing na tuloy ito, power! Kinakabahan ako, baka tumayo eh. Okay. Sir,
sir, join ka sir, ha? Nakausap mo na ako, sir. Promise. Pwede kang pumasok doon sa office na yun, sir. Ibig sabihin nun, pwede kitang tulungan, sir. Ha? Tanggalin yung tako, tanggalin yung duda, mag-join ka agad, sir. At pag nag... Closing to. Pag nag-join ka ngayon, sir. Ngayon, sir, ha? Sandali. Kalma lang. Pag nag-join ka ngayon, sir. O, sabihin niyo, sabihin, sir, ano ba itong pinasok natin? Ano ba ito? Kulto ba ito? Pangatlo na ito, pangatlo. Pag nag-join ka ngayon, sir. Maraming salamat. May regalo ako sa iyo, sir. Promise. May regalo ako sa iyo. Pag ngayon ka nag-join. Tapusin na natin to. Hindi ko na tuloy maintindihan yung sulat ko. Make the move. Make the action. Pag narinig mo na siya, at pag nakita mo na siya, gumalaw ka na. Totoo, sir. Narinig mo na kami dito, sir. Nakita mo na kami, sir. At ano yung galaw na gagawin mo? Unang-unang gagalaw mo, magjo-join ka dapat muna kagad. Yan ang make the move. Kasi hindi ka namin matutulungan kung hindi ka namin membro. Sa mga members namin dito, make the move. Tama? This is the right time na humataw ka. Yes! Number one, level one na. Yes! Number two, pawala na yung COVID. Yes! Number three, nag-o-open na yung negosyo. Yes! Number four, huwag kang Joke lang. Talaga si Pai. Tama. Anong ibig sabihin? Iba kasi po yung preparation. Yung pinaghahandaan mo. Kasi kung maghahanda ka next year pa, kailan ka pakikita? Kung ngayon, pag yung preparation mas maganda, mas maganda yung resulta. Nagagatsi po ako, iba po pag nakakapaghanda. Tama? Tama. So, anong punto, mga ka-unified? Hindi pa ako nagsisimula ng training ko. Intro pa lang to. Dahil ito yung training ko. Nasa na yung nag-operator. Habang hinihintay natin, eto na lang. Sabi dito, yung success principle. Pero, bago ko magsimula sa topic ko, kung sino yung unang-unang lalapit sa board at mag-e-erase dito, may 1,000. Nag-anong? Nagdududa! Sabi niya sa akin, sure ba, boys? Oh, para maniwala kayo. Para maniwala kayo. Mamaya apply, balik mo yan. yung apply, matapon. Ito,
punto. Tingnan nyo to, sapul ka dito. Pwede ka namang tumayo, di ba? Bakit hindi ka nag-erase? Pwede ka namang lumapit, di ba? Pero bakit hindi ka nag-erase? Pwede ka namang tumakbo, di ba? Pero bakit parang nagdududa ka? Pwede ka namang lumapit dito, di ba? Pero parang natatakot ka. Kasi feeling mo joke lang. Kasi feeling mo hindi totoo. Kasi sa taong may pangarap, sa taong gustong mabago ang buhay niya, kahit nasa dulo ka pa, tatalon at lilipad ka, makuha mo lang yung pangarap mo. Kaya wag na wag kang magdududa. Wag na wag kang matatakot. Humakbang ka lang. Humataw ka lang. Nagagalit na naman ako, Power. Sabi ko sa inyo, may bigay ako, ayaw yung maniwala, ha? Ito. Patay kayo sa akin ngayon, upline. Naiinaraw siya. Oh, eto, medyo bago pa itong batang to eh. Ah, magaling ka ba magbasa, Iha? Ah, magaling daw siya. Pakibasa nga. Teka, teka. Nababasa mo ba siya? Sulat ko. Sige nga. Lakasan mo, ha? What is the secret of success? Okay. Press. Oh, maubusan tayo dito. Tama. Apply 9,000 ko, ha? Puro kalokohan talaga ako. Ina-enjoy ko lang. Pero na-stress ako, ma'am. Sayang. Oh, eh. Kasi nga, wala kayo dito. Oo, oh, diba? Kung nandito ka malamang, tumatakbo ka dito. Okay? Now, sinasabi dito, what is the secret of success? Wala naman talagang sikreto. Walang sikreto. Kaya lang ipapaliwanag ko. Okay? Ang sabi sa libro, hindi ako nagsabi nito, ha? Ang sikreto daw ng success, ito yung tinatawag na right decision. Right decision. Okay? Sabi nila, para maging successful ka raw, kailangan tama yung mga decision mo. Tama naman talaga eh. Wala namang naging successful na mali yung decision. Tama? Lahat ng mga naging successful, puro tama ang decision. Tama? Sila Jack Ma, sila Henry C, yung mga successful na tao, lahat yun tama ang decision. Tama? Walang mali silang decision. Tama? Ulitin ko, dapat right decision. Sir, sa tingin mo ba kung magjo-join ka today, right decision ba yun, sir? Tama ba, sir? So, ibig sabihin, right decision. Kahit hindi pinag-uusapan dito kung scam to o natatakot o nagdududa siya. Nag-decide lang siya. Napakasimple lang ibig sabihin ito. Kailangan palang mag-decide ka. Hindi importante kung mag-fail ka dito o magiging successful ka dito. Ang importante, susubukan mo to. Tama ba ako, sir? Kaya kahit mali yung decision mo, right decision yan. Teka, right, kahit mali yung decision niya, right decision. Parang hindi ka ba naguluhan, sir? Bakit kahit mali yung decision na yon, natural, nagdududa yan. 15,000, 14,000, 13,000, 19,000, malaking pera yan. Pangkain na yan. Panggamot na yan. Tapos ibibigay mo lang sa wala na natatakot, nagdududa ka pa dito. Ang hirap, di ba? Issue na yan na mag-join ka. Tama?
ulitin ko, hindi pinag-uusapan dito kung mag-fail ka o magiging successful ka. Ang pinag-uusapan dito, yung decision mo na mag-join, subukan to. Lahat naman ng tao, sumubok muna eh. Nung first time kong tumayo dito, ayaw ko. Second time kong tumayo sa harapan ng maraming tao, natatakot ako. Third time na tumayo ako sa harap ng maraming tao, nagdududa ako. Which is normal. Pero ang point ko, tumayo ako sa harapan dito. Yeah! Nagigets nyo? Wala namang gagawin eh. Sabi tumayo lang daw dito eh. Mahirap ba yung tumayo? Mahirap talaga kung nagdududa ka. Mahirap talaga kung ayaw mo. Mahirap talaga kung natatakot ka. Pero kung wala kang alam, hindi ka nagdududa, inenjoy mo lang, tatayo ka talaga dito. And that is the right decision. Number two. How do you make right decision? Paano ba gumawa ng right decision? Tama, ito yung pangalawang tanong. Ang sagot dyan, ang answer, nakalimutan ko. Experience. Parang closing na rin to eh. Para maging successful ka dito, sir. Kasi related sa topic. Experience. Para magkaroon-karoon ng right decision, kailangan mo munang ma-experience. So kung hindi ka sasali sa amin, sir, hindi mo ma-experience to. Tama po ba, sir? At yung experience, whether pangit yan o maganda yan, may matututunan ka dyan. Tama ba? So kailangan pala magkaroon ka ng experience. Etong tanong, ilang taong ka na, iha? 20? May experience ka na ba? Huwag kayo magulo. Sandali, hindi pa ako tapos eh. Magnegosyo? Opo. Member ka na ba namin, iha? Hindi pa. Sinong kasama mo, iha? Ah, siya ba? Si mami mo pala. Actually, first time ko palang na-meet si ma'am. Tama ba ako? Nag-enjoy naman, ma'am? Okay. So, kailangan palang ma-experience, iha, yung pagne-negosyo. Kasi, hindi na importante kung alam mo siya o hindi. Ang importante, masubukan mo siya at ma-experience mo siya. Kasi pag na-experience mo siya, naranasan mo siya, dun magkakaroon ng tinatawag na adjustment. Mahaaral mo na kasi siya. Paano ba mag-ticketing? O, di ba? Pag na-experience mo, nagtatransa ka na yan. Makikita mo na yung ups and down nun, yung aborted transaction, yung darating yung client, mumurahin ka, yung darating yung client, maaawayin ka. Kailangan palang ma-experience yun. Yung iba kasi, nagagalit. Bakit mo ko mumurahin? Dapat magalit ka sa Unified, huwag sa akin. Tinuturo pati kami na damay. Tama, hindi niya kasi nakokontrol. Kasi yung galit ng client niya, nagagalit din kasi siya. Kaya away. Tama, ulitin ko po mga upline. Kaya nagagalit yung client na yan, kasi nagagalit ka din. Pero kung hindi ka nagagalit sa kanya, magagalit ba yun? Di ba hindi? So dapat yung pasensya. So kailangan mo ma-experience yan. Nagigas niyo po ako? Ang hirap kaya nun. Tama? Yung biro mo, wala ka naman talaga alam sa system, tapos ikaw yung mumurahin, gaawayin. Pero bakit puro yun ang topic ko, no? May bago pa, no? Hindi kaya mag-quit yan? No? O, inuna ko naman yung awareness, acceptance. Sana para paulit-ulit ako dito, sir, ha? Hirap mag-talk dito, sir. Tapos hindi ka mag-join. Kailangan palang ma-experience.
may experience yung rejection. Tama? Kailangan yun eh. Para yung emotion mo, nakokontrol mo. Tama? Kasi pag hindi mo na-experience yun, sabi, power, ang ganda lang unified. Isang click ko lang, kumita ko ng 2,000. Isang click lang yun, ha? Tapos, second transaction, grabe, ang sama ng ticketing ng unified. Kasi aborted yung transaction, hindi ako makapag-login. Nagagets nyo? Kasi hindi mo na-handle yung emotion mo. Kasi nga hindi mo na-experience yung rejection o yung disappointment ng client. So, anong punto? Okay lang pala kung minsan talaga na inaaway tayo. Okay pala talaga kung minsan nahihirapan tayo. Okay lang pala talaga kung minsan may problema tayo. Okay lang pala. Sino ba dito ang walang problema? Di ba lahat naman meron? Tama. Sino lahat dito ang hindi pa nalulungkot? Di ba lahat naman nalulungkot na? O sino bang tao dito na-experience ng failures? Di ba lahat tayo na-experience naman? Di ba buhay ka pa nga hanggang ngayon? Tumatawa ka pa nga dyan hanggang ngayon eh. Tama? Tapos, eto lang yung sa negosyo natin. Nag-guess niyo po ako, yung simpleng pagpunta ng office, hindi mo magawa. Kayo nandyan sa Zoom. Bilisan mo pagka meron na naman 1,000, ha? Okay, nung trata ko na. Pag naiwan, yung panahuli pa ito, ewan ko na lang sa kanya. Ganito dito sa negosyo, dapat alerto ka. Walang nagne-negosyo na tatanga-tanga. Biro mo, agila na yan, katabi mo, ayaw mo pang titigan. Kasi feeling mo, pato siya. Nag-guess niyo po ako, ha, mga ka-unified? So, kailangan palang ma-experience, ha? Yung pagod, yung hirap, okay lang yan. Matagal na kasi tayo napapagod, matagal na tayo nahihirapan. Ama! Dapat nga, matibay ka na eh. Ama! Tama? Jack ma nga eh, oh. 40 times siyang nireject ng Harvard. Ako na lang, wag na lang yung mga yan. Alam niyo ba na nag-apply ako sa Jollibee at McDo? Nag-apply ako dyan sa Carriedo. Nag-apply ako dyan sa FEU, sa McDo. Kung alam niyo yan, kasi dyan ako sa UE. Nung first year college po ako. Alam niyo po ba na nireject ako? Ang sama ng loob ko. Totoo! Apply ako sa Jollibee sa may Quiapo. Yung unang Jollibee doon, alas 7 ako dumating, na-interview ako alauna. Eto malupit. Di ako na, excited na ako kasi sasalag na ako. Biro nyo, 2 minutes lang akong kinausap. Yung mga kasama ko, 30 minutes, 1 hour. Kaya inabot ako ng alauna. Ang punto doon, ang malapit doon, upline, decline ako, rejected ako. Bakit? Di naghintay ako. Alas 2, sa labas, dyan sa McDo. Bakit kaya ako, parang hindi sila interesado sa akin. Lumabas din mga aplikante. Eh, paano maging interesado sa akin yung mga aplikante? Ang tatangkad at puro gwapo. Totoo! Ang sama ng loob ko. Oo nga, gwapo kasi ito, kaya na nun, tagal nila kamo. Totoo! Eh, paano na pagka hindi ka gwapo? Tama? Pero dito sa negosyo na to, hindi mo kailangan maging gwapo dito. Kahit mga kang kabayo eh. Yayaman ka dito. Bakit? Tignan nyo ako. Aminado naman ako apply na hindi ako gwapo. Promise. Pero pag nakasakay ako sa BMW ko, mailap sa akin to. Puro kalokohan talaga si Vice. So anong punto? Kailangan palang ma-experience yun, ma-experience ko yun, para balang araw, tandaan nyo yung pagmumukha na ito. Magiging vice president ako. Power! Totoong nangyari to, ha? Noong naging GM po ako ng Global Pinoy Remittance Services doon sa Commonwealth, siyempre, naalala ko yung mga pinaghirapan ko, dinaanan ko. Binalikan ko yung McDonald's at Jollibee na yan.
kasama ko yung limang marketing staff ko. Puro sexy. Totoo, sir! Sabi ko, gusto ko lang makita yung supervisor na nag-decline sa akin. Eh, nakabarong ako. May pagiganti, di ba, sir? Totoo, eh! Kasi siyempre, pakakainin ko yung mga staff ko, eh. Tapos tinatanong ko yung supervisor na yon, si Ma'am Weng. Hinahanap ko. Eh, that was 10 years ago, Power. Nandun pa rin kasi yung pain kasi ito yung dinek, ito yung nireject mo. Ito yung dinecline mo. Pero ngayon, vice president na ako. So, anong punto? Na kahit gaano kahirap yung pinagdadaanan mo ngayon, dapat maniniwala ka na later on, magbabago yan. Nagagas niyo po ako? Ito yung sinasabi ko sa inyo, na okay lang yan eh. Mahirapan kaysa hindi nahihirapan. Tama? Kasi yan yung magpapatibay sa inyo. At yan yung magbibigay ng tagumpay sa inyo. So yung failures. Nagigas niyo po ako. So kailangan yung ma-experience yan. Pangatlong tanong. And how do you gain experience? How do you gain experience? Paano ba mag-gain ng experience? Kung sino yung makakasagot ng tamang sagot, baka nabasa niya na to eh. Sister, alam ko, alam mo to upline. Pero gusto ko yung hindi alam. How do you gain experience? By trying. Muntik na. Tatlo. How do you gain experience? Mag-decide ka muna. Mag-decide daw? Ikaw, sweetheart. Sweetheart na tawag ko sa'yo. Paano ka magkaroon ng karanasan? Huwag sa iba, ha? Paano magkaroon ng karanasan? Ay, oo! Being consistent. Action. Magugulat kayo sa sabihin ko na, kasi magbibigwan pa tayo eh. Ito yun, how do you gain experience? Ito yun, baka magulat kayo, baka hindi kayo maniwala. Wrong decision. So alam mo na sir, na kailangan pala magkaroon ng wrong decision. Tama to. Yes! Hindi, may alam si sir, naibitaw ko na dati to eh. Kailangan para meron kang wrong decision para magkaroon ka ng experience. At pag magkaroon ka ng experience, magkakaroon ka na ng right decision. Paikot-ikot lang siya. Cycle. Kaya po ito sinishare ko sa inyo, para ma-aware po kayo na ito para maging successful ka. Wala pong iba. Tama kaya lang, nakakalukot sabihin na yung iba tao ayaw magkaroon ng tinatawag na failures. Ayaw magkaroon ng wrong decision. Ayaw ngang sumubok eh. Tama. Kaya kung ano sila kahapon, yun pa rin ang ginagawa nila ngayon at gagawin pa rin nila hanggang bukas. Kasi ayaw nilang sumubok. Naintindihan po ba mga upline? Yes! So, ma'am, naintindihan po ba yung... Sige nga, paki-explain. Naintindihan niyo po ha sa mga new members po namin dito. Iha. So, huwag matakot. Tama? Huwag kang malungkot. Lalo na sa mga members namin dito, medyo inuugat na. Alamat na. Yung... Hindi pa rin kumikita. Vice, meron ba talaga pala dito? Hindi pa rin kumikita? Huwag po akong tanungin nyo siya kasi bakit hindi kumikita? Baka mali yung ginagawa niya. Tama? Oo, meron dito 5 years na. Lumapit sa akin. Last month. Nasa lubong ko lang dito eh. Oh, kumusta ako? Applying ba? Long time no see ah. Oo nga, Vice, napasyal lang. Titignan ko lang ang office.
Oh, ilang taon ka na ba sa amin na-applying? Parang nakita ka sa mga trainings. 5 years na po ako dito, vice. Pero at least nakangiti siya. Oh, kumita ka na-applying. Kasi inaalala ko kung top earner namin siya. Nakikita ko naman siya dati. Actually, hindi pa kumikita, vice. Hindi nga kumita, vice. Parang may hugot. Parang masama. Totoo eh. Muti ko nga sampalin eh. Totoo. Kasi instead na siyempre dapat masaya siya, nakita niya ako, nakita siya ng gwapo, di ba? Pumunta siya ng office, pero parang malungkot. Tapos ang sabi pa, 5 years siyang tinrabaho niya raw ito. Parang meron siyang regret, parang meron siyang lungkot. Tapos titignan niya yung buo, walang tao, kasi dalawa lang kami. Siyempre, walang tao eh, pandemic level 3 nga noon eh. Gusto ko nga sampalin eh. Mag-expect na maraming tao, power. Tama? Matulutuloy isipan ko, power. Nagigas nyo? Yes. So, naramdaman ko lang, parang pakiramdam ko kasi parang kami yung may kasalanan kung bakit di siya kumikita. Nagigas nyo po ako? Yes. Kaya lang, syempre, less emotion. Hindi dapat emotion, hindi dapat naiinis, di ba? Hindi dapat naiirita. Kaya nga, munti ko ng batukan eh. Sabi ko, oh bro, kumusta naman? Actually, vice, napadaan lang ako sa office. Tinitignan ko lang ang office. Oh, hataw na tayo apply na. Naman, vice. Kumusta yung mga downlines mo? Congratulations, vice. Wala na lahat sila. Power! Sure ko lang, baka yung iba dito. Ganito pala dito, mahirap pala. Baka mahirap di talaga dito, ha? Wala na. Joke. Nandun sila sa tabi-tabi. Sinashare ko lang po sa yung mga actual na totoong nangyayari. At nalulungkot po kami ni Press. Tama? Kasi gusto namin talaga lahat kayo commit. Yung 15,000 na yan, sa totoo lang, hindi ka dapat nanghihinayang dyan eh. Totoo. Tama. Yung invest nyo dito, kahit 100,000, gumagastos nga tayo ng, di ba, sandaan, sa binyagan. Nangungutang ka pa nga eh. Tapos ipapakain mo sa mga bisita mo na after mo pakainin, pipintasan ka pa. Kapal na mukha, di ba? Pinangutang mo na, pipintasan pa yung handa mo. Yung nag-effort, dito, 15,000, matatakot ka, magdududa ka. Di ba ka dapat ka malakas ang loob mo eh. Di ba? Di ba ka dapat medyo excited ka, inspired ka, motivated ka. Kasi biro mo, kikita ka ng malaki dito, bibigyan ka ng opportunity. Nagigas niyo po ako? Yes! Kaya kami, pre, parating masaya lang kami lang pag mabunta kayo dito. Totoo, excited kami. Biro mo, ang tagal, more than 2 years tayong hindi naggaganito, di ba? Yes! Kaya gusto namin bukas at nandito uli kayo, ha? Okay. So, na-experience. Naintindihan niyo na po ito, ha? Yes! So, ano ba talaga yung success principle? Ito nang, anong oras na ba? 7:14? Ano nga eh, hindi ko simbolo ng haba kasi kailangan may motivation, may mindsetting. Tama? Eto. Kasi gusto kong yung ask and big one. Gusto kong mag-big one tayo dito. Nandito naman ako eh. Pwede ako mag-closing mamaya after mag-big one. Yung success principle ko, sabi nila sir, iba daw pag nabibitin. May aabangan. So, siguro i-reschedule ko yung success principle ko, ha? Diretsuhan na sa next time na training ko, ha? Kasi mahaba talaga ako mag-intro, eh. Ha? Apply na, ha? Yung success principle. Kasi meron pang video yun, eh. Medyo mahaba talaga. Dati, 1 hour, 2 hours ako nag-training. Ngayon, talaga, pag ginaganan ako, 5 oras talaga, eh. Nagas po. Kasi, naano talaga rin ako, namomotivate po ako. Hindi lang kayo namomotivate. Kami pong mga speaker, mga trainer, ang namomotivate. Kasi nandiyan kayo eh. Nagagets niyo po ako? So, ayoko man tigilan to. Kailangan meron, kailangan ko tigilan to kasi meron tayong schedule. Alam ko naman, napatawa ko na kayo. Medyo nabigyan ko naman kayo ng konting idea dito. Oh. Mamaya sa closing. Oh,
Okay? Now, bago po ako magtapos, may kwento po ako. Actually, ito yung pinaka-favorite na closing ko every time na nag-share o nag-training po ako. Okay. Actually, synergy ito medyo siguro, ewan ko lang kung napakinggan nyo na ito. Itong batang to eh. Kasi ito yung pinaka-active, pinaka-malapit sa akin, pinaka-maingay. Tatanungin ko siya ngayon. Pag tama ang sagot niya, may 1,000 siya. Pag mali ang sagot niya, terminated ang account niya. Applyin, anong reliyon ka? Catholic po. Do you pray? Yes po. Do you regularly pray? Ito yung tanong. What do you gain in regularly praying to God? Mas lalo kang kumakapit sa Kanya. Isa pa. Mas lalo kang gumagaan yung pakiramdam mo. Mas gumagaan ang pakiramdam? Siyempre, laging thankful kasi sa lahat. Pero ano ba yung dinadasal mo? So, yung siyempre, yung health ng family, lahat ng blessings na binigay. Blessings? And yung aking agila. Agila? Ito yung sasabihin ko sa inyo. Ako po, Catholic din po ako, I do regularly pray to God. Every morning, and bago po ako matulog, talaga nagdadasal po ako. Dati hindi po ako nagdadasal. Nung malakas pa ako, nung wala pa akong sakit, nung okay pa ako. Pero nung magkasakit po ako, may stroke po ako, doon na nagsimula na nagdadasal na ako sa umaga, nagdadasal na ako sa gabi. Pero I gained nothing. Totoo. Wala akong napala. Wala po akong nakuha. Kaya lang, instead na may ma-receive ako, merong nawawala sa akin. At ano yung nawawala sa akin? Nawawala sa akin yung hatred ko. Nawawala sa akin yung takot ko. Nawawala sa akin yung katamaran ko. Nawawala sa akin yung duda ko. Kaya dapat nagdadasal din kayo. Kasi before you gain, kailangan munang may mawala sa inyo. Maraming mga tao dasal-dasal, Lord, bigyan mo ko ng magandang buhay. Lord, bigyan mo ko ng magandang kotse. Lord, bigyan mo ko ng magandang asawa. Lord, bigyan mo ko ng magandang house and lot. Tama, karadalasan, majority, yan ang dinadasal. I-analyze po natin, kaya hindi binibigay sa'yo, punong-puno ka kasi. Tama ba ako? Tama! Bago ka magkaroon, dapat may mawala muna sa'yo. Tama! There is gaining and losing. Like sa negosyo na to. Kung gusto mong tumama dito, kailangan munang mawala yung takot mo. Yes! Kailangan munang mawala yung duda mo. Yes! Para tamaan mo to. Yes! Naintindihan po ba, mga minamahal kong mga ka-unified? So, dapat magdasal kayo. Hindi para magkaroon kayo, para mawala yung iba sa inyo, para mapunan kayo. With that, maraming salamat.